Miles Ocampo. Inamin na mayroon siyang inggit sa kasikatan ni Catherine Bernardo at Julia Montes. Nagbigay ng pahayag si Miles Ocampo sa kasikatang tinatamasa ngayon ni Catherine Bernardo at Julia Montes. Silang tatlo kasi ay sabay-sabay na sumikat sa isang telebisyon. Saan niya, hindi ko po i-deny na sinabi kong sana ako rin. Sa isang pag-amin ni Miles, anya, dumating ako sa point na may mangyayari pa ba sa akin, sa karir ko? Ito ang naging tanong ni Miles Ocampo noong mga panahong wala siyang ginagawa bilang artista. Isa lang ito sa nabanggit ng trending actress ngayon sa panayam ni Bernadette Zambrano na mapapanood sa kanyang personal channel. Ilang araw na ngang pinag-uusapan ang trending acting ni Miles Ocampo. Usap-usapan ang napakahusay niyang pagganap bilang si Marites sa FPJ's Batang Quiapo. Hindi lang sa social media kundi maging sa mga bahay-bahay na nakapanood ng pilot episode ng nasabing serye kasama si Coco Martin. Pag-amin nga ni Miles ay naiiyak siya kapag nakakabasa siya ng mga papuri sa kanya, bukod pa sa mga nagtitext pa rin para batiin siya. Ayon pa sa kanya, "Actually, bata pa po ako ate. Ngayon lang talaga ako nabibigyan ng chance ng mga ganong klaseng role kasi syempre nung bata, cute-cute lang ganon. Ito yung pinaka-mature o intense na nagawa ko," sa ad ni Miles. 7 years old nga nang magsimula sa showbiz itong si Miles Ocampo. Sa Going Bulilit siya nag-umpisa at sa tuwing ipakikilala siya ay laging dating child star ang binabanggit. Ayon pa sa kanya, iyon po talaga ang nagiging problema kapag child star kasi dumadaan sa awkward stage at hindi lahat nakakatawid, sabi ng aktres. Nakilala at sumikat din naman si Miles sa unang TV series niyang Mangarap Ka noong 2004 na pinagbidahan ni Piolo Pascual at Angelica Panganiban na ang location din ay sa Quiapo. Nakakatuwa nga raw isipin at balikan na ang naging role noon sa Mangarap Ka ni Miles ay isang batang Quiapo rin. Mismong si Direk Cate Garcia Molina na nakatandem noon ni Direk Malu ang nagpa-audition sa kanya para sa nasabing role. Isang matikas na babae ang role ni Miles dahil bilang isa sa batang taga-Quiapo noon ay pinagupitan ni Direk na boycott kaya't napaiyak ang mami niya dahil inaalagaan ang mahaba niyang buhok hoping na makakuha siya noon ng shampoo commercial. At dahil naka-boycott si Miles sa nabanggit ay bilin sa kanya ni Direk Cate na huwag pupunta sa set ng hindi naka-costume na panglalaki. Kaya ang alam daw noon ng buong production ay isang lalaki si Miles Ocampo. Pagpapatuloy pa ni Miles sa kanyang interview, "So walang may alam na babae ako except for the directors and the EP of the show. Yung audio man kapag kinakabitan ako ng label, tinatanong niya, 'Bakit yung brief mo parang panty?' Tapos even yung mga babae sa Batang Quiapo, sabi nila, 'Crush ko po yung anak si Miles nyo.' Kaya nung na-reveal na babae ako, lahat ng cameraman, crew, hindi makapaniwala na ako ay isa po palang babae. Tapos ikinuwento ko kay Direk Malo na dito rin ako nagsimula sa Batang Quiapo at first acting sa series. Natuwa naman po. Sobrang namiss ko ang umarte." Pagbabalik tanaw ni Miles.
Lahat nga umano ng proyektong ibinibigay kay Miles ay talagang pinag-iigihan niya. Dagdag pa nga niya sa lahat ng trabahong ibinibigay sa kanya, lalo na kapag heavy drama ay na-excite siya umano. Gutom na gutom daw siya sa mga ganong eksena. Inamin din niya na pangarap talaga niya na maging artista. Dahil katwira niya, kapag napapanood ka sa TV, ay maraming fans. Kaya naman talagang pinilit niya umano ang kanyang mommy at daddy na mag-artista siya. Buti na lamang ay suportado siya ng kanyang mga magulang. Inamin din ni Miles na pangarap niya talagang sumikat, yung pinagkakaguluhan. Ngunit walang ganoong work na naibibigay sa kanya. Kaya naisip niya na tila wala nang mangyayari sa kanyang karir. Mas lalo pa siyang napaisip na ang mga kasabayan niya sa Going Bulilit na sila Julia Montes at Catherine Bernardo ay parehong sumikat ng todo-todo. Ate nga ang tawag ni Miles kay Julia at kay Catherine. Anya, sina Ate Julia at Ate Kat sa first batch namin, sikat na sikat after Mara Clara. Tapos nandun ako sa awkward stage na gusto ko rin ng ganun. Hindi ko po i-deny na sinabi kong sana ako rin. Pero sa industry natin, marirealize mo na hindi nasa'yo ang spotlight all the time. Lagi kong iniisip na baka hindi ko pa talaga time. May lungkot mang nararamdaman si Miles Ocampo noon sa nangyayari sa kanyang karir, tinake naman niya daw ito ng positive. Inisip na lamang niya na hindi pa time para siya ay mag-shine at makakakuha rin siya ng tamang spotlight at tamang give na project upang makita ang galing niya sa pag-arte. Kaya naman ayon kay Miles na tuwing may binibigay sa kanyang project, talagang ginagalingan niya dahil iniisip niya na maaaring ito na ang kanyang time para mag-shine. Ibinibigay niya umano ang kanyang best para naman makita ng manonood kung gaano siya kagaling. Inamin din ni Miles Ocampo kung sino ang kanyang iniidolo sa showbiz industry. Para sa kanya, si Miss Judy Ann Santos ang isa sa mga ehemplo sa kanyang pag-aartista. Sabi niya, super fan ako ni Miss Judy Ann, kaya gets na gets ko yung mga fans na kapag nakakakita ng artista, kinikilig. Talagang gets ko sila, lalo na kapag nakikita mo yung hinahangaan mo na bata pa lang napapanood mo na. Tapos makakarinig ka ng ganong comments, nakakainganyo at nakaka-excite na umarte ulit. At dahil nga sa pinamalas na husay ni Miles sa FPJ Batang Quiapo, ay kaliwat kanan ang inquiries sa kanya para sa mga product endorsements. Kaya nagpapasalamat din siya sa bago niyang manager, ang Crown Artist Management na pinamamahalaan ni Maha Salvador at Rambo Nunez.